Hello guys, it's me Lalin, welcome back to my channel. At sa mga bago pa, welcome sa aking YouTube channel. Seryoso pala itong pag-uusapan natin ngayon guys, kasi gusto ko pong i-share sa iba dyan at sa inyo ang aking 8 natutunan sa YouTube bago ako nag-monetize. Ito po yung pinakauna kong natutunan guys. Number 1, be friendly. Kung sa Tagalog man ay makipagkaibigan. Sa Bisaya man, makipag-amiga, amigo, ayan. Siyempre, hindi naman tayo sikat guys. Kailangan natin makipagkaibigan sa lahat ng mga katulad nating YouTuber para makilala nila tayo at makilala din natin sila. Kasi dagdag yan sa subscriber natin. At syempre, kapag may makilala kang mga mababait, ipi-play din nila tayo sa ating watch hour. At syempre, may iba dyan handang magbigay ng maraming subscribers sa atin. Kaya, very important sa akin yung makipagkaibigan, guys. Ayan. Number 2. Manood ng mga nagla-live stream, guys. Maraming nagla-live stream ngayon na mga YouTuber na minsan nga pagpapasok tayo, kapag bago pa tayo, bigyan tayo ng 10, 20, at marami tayong makadikitan doon. Maraming mga viewers doon. Pero bago pa man yan, pagpasok mo pa lang, syempre, i-greet mo muna si host. Huwag agad maghingi agad ng banana, huwag agad maghingi ng ano-ano. Kasi yung host naman, para sa akin kasi, tamad kasi akong mag-live. Kasi para sa akin yung pag-host sa live, mahirap gawin. So, masaya ang host kapag pumasok ka, tapos i-greet mo siya, na ganun. Depende yun sa'yo kung ano yung paraan mo sa pag-greet. Tapos, makipagdikitan ka doon. Magpakilala ka sa iyong sarili. Siyempre, i-entertain ka ng host. Hindi yung kapapasok mo pa lang, hingi ka na agad ng banana. Hindi naman maganda yun. Kasi, lahat ng tao doon, naghahanap din ng banana. Kaya, mas maganda kung mapagkumbaba po tayo para madali pong makahanap ng mga kaibigan. Lalo na doon sa live, sa mga nag-live stream. Ayun, makipagdikitan ka doon, dadami agad yung banana mo. At ito yung number 3. Puro ko napagdaanan ito. Yung number 3, hahanap po ako ng yung may mga pa-join button sila, yung mga membership. May mga perks kasi yun. Example, may perks yung ito. May perk siya nakalagay, level 1. Doon ako sa level 1. Ang nakalagay doon ay ilalapag niya ang bahay ko sa kanyang live stream. Tapos yung number 2, ilapag niya ang bahay ko sa kanyang live stream. I-shout out niya ako sa kanyang mga upload videos. At yung number 3 naman, ilalapag niya ang bahay ko sa kanyang live stream, i-shout out niya ako sa kanyang mga video, at i-play pa niya ako, i-play na yung mga video ko para sa aking watch hour, pero medyo may kataas-taasan na siya, kasi nga, level 3, diba? Level 1, level 2, level 3, so, mas kailangan natin yun kasi naghahabol tayo ng subscriber at watch hour. So, kung ako, syempre, pipiliin ko yung level 3 kasi nangangailangan ako ng dalawa. So, bilang YouTuber na maliit, kung gusto mong umangat agad ang iyong bahay mo, gumastos ka din ng konti. Para kasi sa akin, lahat ng bagay may puhunan. Walang libre sa mundo. Para sa akin, kailangan mo ring maglabas ng kunting effort, kung hindi pa rin kaya sa kunting effort, dagdagan yung effort. Ayun, para sa akin, kailangan ng effort talaga kasi hindi tayo sikat.
So para aangat yung bahay at yung watch hour natin, kailangan ng effort, kailangan ng kunting pera. Siyempre naman, wala namang libre siguro. Wala talaga tayong mahanap na libre. Para sa akin, wala talagang libre sa mundo. Kaya kailangan ng effort, guys. So ito, tapos na tayo sa number 3. Itong number 4 na hindi ko na ano sa aking channel, guys. Gumawa ng sariling content para yung tao, balik-balikan ka at panoorin ka niya palagi. Yung example, yung pagluluto, yung ginawa mong content. Tapos lahat ng video mo about sa pagluluto. So, dadami yung views mo, dadami yung subscriber mo. Kasi yun yung content mo, maaalala ka nila at pupuntahan ka nila kasi yan yung ginagawa mo sa channel mo. Yan ang hindi ko nagawa sa channel ko, guys. Kasi hindi ako nakapokus sa isang content. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tamad ako. Kaya naisip ko, parang hindi sa akin siguro yung pag-YouTube. Kaya sa mga gustong mag-YouTube dyan or sa mga bago pa dyan sa YouTube, malaki pa yung chance nyo na aangat pa kayo guys sa akin. Kasi ako mismo wala akong content. Tapos kayo magaganda yung content nyo. So mas aangat talaga kayo. Totoo yan, walang halong biro. Kasi alam ko sa sarili ko wala akong content. So iyon tandaan nyo guys, pag may content, mas marami yung didikit sa'yo, mas marami yung manunood sa mga upload videos mo. Mas mabilis yung takbo ng YouTube channel mo. At ito guys, yung panlima. Kapag nagawa mo na yung lahat, 1, 2, 3, and 4, siyempre tapos naghahabol ka pa rin. Magla-live streaming ka guys. Magla-live stream ka. Pwede kang gumamit ng StreamYard kung hindi ka pa umabot ng 1,000 subscriber. Madali lang yun. Nasa Chrome siya. Tapos type mo lang StreamYard.com at lalabas na yun yung StreamYard.com at connect mo yun sa YouTube channel mo. Kaso lang may ano, may limit siya, 20 hours per month. Pero pag may pera ka naman, pwede ka naman mag-subscribe sa mga ano nila para more than 20 hours yung magamit mo sa isang buwan. Pero mas madali lang siguro kapag naabot mo na yung 1,000 subscriber, di mo na kailangan mag-stream yet, okay? So, tapos na tayo sa number 5. Kasi yung pagla-live guys, malaki yung makukuha mo na watch hour kahit 2 oras sa isang araw. Kapag naghahabol ka, madali lang yan. Kaya ito, sa number 6. Ito guys, ituturo ko sa inyo kasi palagi ko itong ginagawa at maling-mali ito. Huwag na huwag kayong mag-re-upload ng mga palabas. Tulad ng mga movies, mga k-drama, ng mga ano natin. Huwag na huwag kang mag-re-upload, lalo na kapag hindi ka pa monetize. Kasi hindi ka ma-accept sa monetization program ni Lolo. Marius content ka. Kaya huwag na huwag mong gagawin ito. Kasi ginagawa ko ito dati. Kaya mali yun. Number 7. Pati rin sa paggawa ng background sounds, guys. Pipiliin nyo rin yung walang copyright. Kasi, sayang yung effort mo sa pag-edit. Tapos, pagkatapos mo i-upload, i-copyright lang pala. Sayang na sayang talaga, guys. So, meron naman mga libre na... meron naman mga libre si Lulu na music. Pero minsan lang, parang... Sobrang boring yung mga pre-sounds niya. Kaya minsan ako mismo naghahanap ng magandang sounds. Pero pinipili ko yung walang copyright. Pero minsan nakaka-copyright pa rin. So, kailangan mag-ingat talaga sa sounds. Pati na sa pag-upload ng mga... Ayun guys, kahit pala sa pag-upload ng mga
video natin na may background sounds, music background, mag-iingat din tayo. Ay, naku si Lolo. Sobrang strict. Kaya ito na guys, yung number 8. Bago ka mag-apply ng monetization program kay Lolo, titingnan mo muna yung bahay mo kung malinis ba siya. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng malinis? May dumi ba? Naka-green lahat guys. Wala kang warning, walang strike, lahat walang CPR, walang mga bawal dyan. Basta makikita mo kasi ang bawal kasi nakapula. Kaya yun na, mas madali yung buhay mo kapag wala kang nalabag na batas ni Lolo. Dalawang araw lang ng application mo, approved ka na. Kaya yun muna guys, first time ko pa ito mag-share dito sa YouTube sa aking mga karanasan. Walo lang yan. Sa susunod baka marami pa akong ma-share sa inyo. At comment nyo lang kung anong mga katanungan nyo gusto nyo itanong sa akin. Comment nyo lang dyan sa baba. At kung meron din kayong gustong ipapagawa sa akin, comment lang. Kasi ipipm ko kayo. Ayan muna guys. Thank you for watching. At sa mga bago pa, thank you so much. Please like, comment, and subscribe. At bago pa pala ako magpapaalam, ito po pala yung mga sinasabi ko dito is sarili ko pong karanasan. Wala po akong ginagaya. Kung sa iba dyan ay iba yung paraan nila kasi meron kasing yung may kaya kasi pwede kang bumili ng 1,000 subscriber, 4,000 watch hour, pwede mo yan mabibili. May boosting naman guys, pero yung boosting minsan nakakatakot kasi nawawala yung watch hour mo, so sayang yung pera. So mas mabuti yung hinahina yung pag-angat mo, hindi bigla-bigla, kasi bigla din ang pagkahulog. Ayan guys, yun lang muna masasabi ko. Thank you so much for watching. Bye!